Magkano nga ba ang kakailanganin na budget para makapag 5 days, 4 nights na cruise? Good morning, morning! Sumakay nga pala kami sa Royal Caribbean Spectrum of the Sea and ang destination namin ay Singapore, Malaysia, Thailand at balik sa Singapore. Yun talaga ang naging selling point nito sa akin. Sa loob ba naman kasi ng 5 days, tatlong bansa ka agad ang pwede naming mapuntahan? So ito na nga ang gastos reveal na sobrang daming nagre-request sa inyo. Ang port ng barko ay nasa Singapore, kaya lipad muna tayo sa Singapore. Ang ginastos ko is 11,000 pesos per pax, round trip ticket na yon. We flew via Scoot papuntang Singapore and then we flew via Jetstar pa uwi. Sa 11,000 pesos per pax, kasama na dyan ang baggage allowance and insurance. Ang second expense ko naman is yung travel tax, which is 1,600 pesos per adult and 800 pesos naman for kids. Pagdating namin ng Singapore, kailangan naman natin pumunta sa Marina Bay Cruise Center. Book lang ako ng Grab and ang nagastos ko is 1,000 pesos from Changi Airport Terminal 1 to Marina Bay Cruise Center. Ito na nga ang exciting part, mga mare. Marami rin nagtatanong sa inyo kung paano ako nag-book ng cruise. Hindi na ako nag-agency at nag-DIY na lang ako. Sa mismong website lang nila ako nag-book. And nung nag-book ako, may promo sila na kids sail for free up to 12 years old. Pero kailangan may dalawang paying adult. Bago tayo pumunta sa presyo, ipakita ko muna sa inyo kung ano-ano ang mga kasama sa babayaran ninyo. Ito nga pala ang room namin, nasa deck 11 kami and this is the interior stateroom or ito ang pinaka basic na room nila. Pero kung makikita nyo naman, hotel vibes, diba? At kompleto na talaga. If magdi-DIY lang din kayo ng booking, pumili kayo ng deck na mas mataas o yung pinaka mataas para hindi masyadong maalog. Next na inclusion is the food and wala ka nang babayaran for breakfast, lunch, dinner, snack, midnight snack at kung ano-ano pang snack. Iba't ibang international cuisines ang available dito and meron ding halal food. Meron ding fine dining dito na pwede ka nang magpa-reserve prior sailing sa app nila. Ibigyan ka nila ng menu for the night. Iba-iba yan. Merong Caribbean food, merong Asian food at kahit orderin mo lahat ng nasa menu ng paulit-paulit, okay lang. Wala ka nang babayaran kahit dalhin mo pa yan sa room mo. Tapos meron din silang Sorrento's pizza, which is unlimited pizza. Kahit ilang slices ang hingiin mo, pwedeng-pwede. Tapos meron ding hot dog house dito, unlimited din. Snack ba? Kailangan mo ng cafe. Meron ding tinatawag dito na 270 cafe and libre din siya. Grabe, mabubusog ka talaga sa cruise na to dahil wala ka nang babayaran sa pagkain. Next na inclusion is of course the amenities. Merong indoor pool, merong outdoor pool, merong kiddie pool, merong jacuzzi and lahat yan pwede mong gamitin for free. Meron silang tinatawag dito na C-plex na may bumper car, may archery, merong table tennis, merong arcade. Lahat yan libre, mga mare. Pwede kayong maglaro with your kids dito. Merong theater, merong music hall, and lahat ng shows are for free. At napakarami pang activities dito, mga mare. Sulit na sulit talaga yung bayad mo. So, eto na nga. For a family of 3, 2 adults, and 1 kid, ang total na ginastos ko is 100,000 pesos all-in expense. At eto na ang breakdown. $731 ang base fare for adults. At libre ang mga bata up to 12 years old. Pero kailangan natin magbayad ng $64 per pax, that is for taxes, fees, and port expense. And $53 per pax naman, and this is for gratuities, or ito ang daily tip ng mga staffs natin, and yung $53 for 5 days na yon. So kung kukumputin ko lahat-lahat in pesos, it's 46,000 pesos per adult, and si Franco, gumastos lang kami ng 6,400 pesos. There are some activities na hindi included sa binayaran nyo, katulad na itong North Star. Itong North Star, ayan, sasakay ka dyan, tapos aabot ka sa tuktok nitong barko, and makikita mo yung 360-degree view ng barko. $20 ang bayad dito and ma-enjoy nyo talaga ang view ng buong barko. Overall, I think sulit naman ang presyo, kaya kung bet nyo rin mag-cruise, alam nyo na. O siya, ayun lang muna. Bye!